Hello guys. Ang ganda po talaga. Ako po, ito po honest to goodness. Real talk po to. Ako po personal POV ko po, ma-share ko lang po sa mga nanonood ng content ko. Alam niyo po, napakasarap pong ulit-ulitin ang mga magagandang vision sa Holy Scripture. Parang super inspiring po. Wala pong, hindi po nauubos yung inspiration kapag talagang nagbasa ka ng Holy Scripture. So, ganun na nga po nangyari guys. Ma-share ko lang po sa inyo yung aking ano. Pasensya na po kayo. Medyo naging emotional ako dun sa part 10. Number 11 na po to. Sana po matapos na. Subaybayan nyo po. Sabayan nyo po ako. Lahat po ng chapter ng part may motivation po. Kayo na po ang bahalang magnamnam. Nung content ko na to, talagang gusto ko pong i-share sa inyo. Sana po lahat tayo talaga hindi mawawala ng faith sa ating Creator. Napaka-importante po ng faith. Lumulutas po ang faith ng napakaraming problema. Kahit po pinakamabigat na problema, kayang lutasin. Kasi wala po talagang anumang obstacle o problem na hindi kayang lutasin ng faith. Basta tumawag tayo sa Panginoon, magpapadala po siya ng saklolo. So maya-maya po, while nagdanalangin si Peter, may sumigaw po ng pangalan niya. Dumating po si Andrew tsaka yung tatlong kapitbahay nila, yung magkapatid na si Big James at tsaka si John tsaka yung tatay nila. May dala din pong bangka. Tutulungan po si Peter para makahuli ng isda. Kasi nga po, ikinuwento na po ni nung asawa ni Peter yung mga problema ni Peter. Kinuwento kay Andrew. Tinawid naman po ni Andrew dun sa kapitbahay nila, sa tropa nila. So alam na po nila, sabi nung ni Simon sa kanila, o bakit kayo nandito? Tutulungan nyo ba ako para malutas ang problema ko? Sabi sa kanya, ano pa nga ba? Siyempre, magkakapatid tayo, magtutulungan tayo. Sino pa ba? Pare-pareho tayong fisherman. So, parang gumaan ang dibdib ni ano, halina kayo, mag-umpisa na tayong ano, dahil wala pa talaga akong nahuhuli. Tapos sabi nila, Peter, sino kinakausap mo? Sinong narinig namin para kang may kausap eh, nag-iisa ka lang naman. Ginagano siya, parang minamak siya. Tinutuya sa binibiro sa para, kasi alam nila, problemado si Peter eh. Mapabait po ang mga tao talaga, yung mga pinili po talaga ng Panginoon, may mga pusong busilak po din. Kasi noong namang unang panahon po, hindi pa naman ganun kasama talagang kasing sama ng mga tao ngayon eh. Pasintabi po. Kasi nga, magpapalapit na yung the end days, mas sumasama ang tao, which is nangyayari naman po talaga. Sabi ko nga po sa mga content ko, walang salita ang Panginoon na mababali. Lahat po nagkakatotoo. Advance pa nga po yung sinasabi. Naku guys, sundan nyo po. Thank you po for watching.